Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? It has been a while guys since our last upload kasi sobra pong naging abala po tayo sa trabaho. At ako po ay umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. So 2 weeks po na nasa Pilipinas po ako. Doon po ako nag-celebrate ng Christmas. And nakabalik na po ako dito sa Saudi Arabia kahapon, December 29, 2023. Okay? So sabay po natin na isa-celebrate, salubungin po ang bagong taon na nasa abroad po tayo. Kaya ang topic po na pag-uusapan natin on today's vlog ay kung ano nga po ba yung mga requirements na hahanapin ng mga immigration officer dyan sa Pilipinas kapag tayo po ay pabalik na sa ating bansa na pinagtatrabahuhan. But before that, syempre, let me greet you belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Okay? Nawa po yung bagong taon, yung Year of the Dragon 2024, sana po ay maging masagana yung ating pamumuhay, diba? At sana po ay maging matagumpay whatever plans naman we have in mind. At syempre, sana po kayo, kasama din po ng mga pamilya natin, ay maging ligtas sa anuman pong mga sakit, karamdaman, at anuman pong kapahamakan. Okay? So, may ginawa po akong listahan, diba? Para at least medyo po maayos yung ating flow ng ating discussion. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So simulan na po natin. Dahil nga po international flight po yung ating gagawin, di ba? From Manila going back to Saudi Arabia. At ako po ay may connecting flight. Dumaan po ako ng Oman. So, ang reminder po natin dyan, kapag international flights po, dapat nasa airport na po tayo, di ba? 3 to 4 hours before our scheduled flight. Like in my case po, yung biyahe ko po ay alas 7 ng umaga kahapon sa Pilipinas. So nagbukas na po yung mga check-in counters ng alas 4 ng umaga pa lamang. At kung magagawan lamang po natin ang paraan, I highly suggest and recommend na 24 hours before our flight, ay mag-online check-in na po tayo sa website ng ating mga airline kasi 'di ba malaki po 'di ba ang advantage kapag online check-in na po tayo. Pagdating po natin sa airport, meron pong special or designated lane para po sa mga pasahero na nakapag-online check-in. So maiiwasan po natin 'di ba yung mahabang pila. At ang pangalawa po, kapag nag-online check-in po tayo, pwede po tayong makapamili ng ating pwesto ng upuan po natin sa loob ng eroplano. Kung mahilig po kayo sa window seat, pwede po kayong makapamili. Or kung may available pa po sa aisle seat, kung madalas po kayo pumunta ng CR, naiihi, di ba? So malaking bagay po na nakapag-online check-in po tayo. So doon po tayo sa loob ng airport. So yung una pong proseso na pagdadaanan po natin ay yung visa checker, di ba? So visa checker, ang hahanapin lamang po doon ay yung ating passport, yung ating re-entry visa, yung ating pong OEC, and in some cases, optional lamang po, hinahanap po nila yung mga resident identity card natin, di ba? Or yung mas kilala bilang ikama or civil ID sa ibang bansa. So after po na ma-check na po ng visa checker yan, bibigyan po kayo ng maliit na form para i-fill out po natin. So after po ng visa check, ay diretso na po tayo sa mga check-in counters. So check-in counters po, ang hahanapin lamang po, number one ay syempre yung ating passport. Then yung ating OEC, yung ating pong re-entry visa, ang ticket, or minsan po hindi na nga po hinahanap yung ticket. Kasi pag siniwipe po nila yung ating passport, ay malalaman naman po nila, makikita naman po nila kung tayo po ay kasama doon sa listahan ng pasahero. And then syempre, reminder lamang po, bagahe, napaka-importante po yan. Kasi dapat po, yung daladala po nating bagahe ay within the allowed, di ba, weight limit lamang po ng ticket na binili na natin. Makita nyo naman po yun sa ticket. In my case po, ako po ay pabalik ng Saudi Arabia, dumaan po ako ng Oman, at nakalagay naman po sa ticket na yung allowed lang po ay 30 kilograms. So ang dala ko po ay dalawang maleta. So ang instruction lang po kasi sa ticketing airline, ay dapat po, kahit ilang maleta yan, basta pasok po doon sa weight limit at dapat hindi po lalagpas ng 30 kilograms yung isa po sa mga maleta ko na dala. Ayun, syempre, after na po na may present mo lahat ng documents at okay naman, ay bibigyan ka na po ng boarding pass. Ganon din po ng claims tab
para po sa inyong mga bagahe. Isa pong napaka-importante na dapat natin tandaan, especially po sa may mga connecting flight, ay huwag po kayong mahiyang magtanong, di ba, kung saan nyo po makukuha yung inyong mga bagahe. So in my case, tinanong ko po talaga siya, di ba, kung saan ko po makukuha, kukunin ko po ba siya sa Oman or sa Saudi Arabia na po. So dahil nga po connecting flight at same naman po, parehas naman po na airline, ay doon ko na po nakuha. Doon na makukuha sa Saudi Arabia yung aking bagahe. At yun din naman po yung instruction doon sa check-in counters. Okay? And, di ba, after po noon, may instruction din. Makikita din naman kasi sa check-in counter kung tayo po ay qualified na tumanggap po ng terminal fee refund. So, katabi po ng check-in counter, ay doon naman po kukuha ng parang voucher, di ba, para makapag-claim po tayo ng terminal fee refund na in my case ay 550 pesos po siya. So ang hinanap lamang po doon ay boarding pass and then OEC. At binigyan po ako ng parang voucher. At doon ko na po nakuha yung 550 pesos na yon doon sa mismong boarding area. Next, diretso na po tayo sa immigration. So immigration naman, ang hahanapin na lamang po, syempre number one pa rin ay passport, di ba? And yung boarding pass natin, yung ating OEC, yung ating re-entry visa. Ulitin ko guys, doon pa lamang po sa pila natin sa mga check-in counters, sinasabi na po ng mga marshal na dapat na tayo ay nakapag-register sa e-travel. Kasi doon po sa immigration, in my case ulit, kung hindi man po tinanong sa inyo, pero sa akin po tinanong po talaga kung nakapag-register po ako sa e-travel. So, tayo naman po ay nakapag-register na. Kapag tayo po ay paalis ng Pilipinas, color blue po yung QR code na ma-generate po natin sa e-travel.gov.ph, di ba? So, yan po yung hahanapin. Kapag tayo naman po ay pauwi ng Pilipinas, di ba, kailangan natin mag-register dyan sa e-travel na yan 3 hours before our flight, color green naman po yung QR code na ma-generate nyo doon sa kapag nag-register po kayo. So kapag okay na po ang lahat-lahat sa immigration, ay stamp na lamang po niya yan, yung inyong passport. And then dadaan po tayo dun sa final clearance ng ating mga hand carry, di ba, ng mga bagay. And then, syempre, didiretso na po tayo kung saan po yung ating designated na boarding gate. So ganoon na lamang po, kasimple ngayon guys, yung proseso kapag tayo po ay pabalik sa bansa na ating pinagtatrabahuan. I hope this video have helped you in some ways. At kung meron pa po kayong mga katanungan, ay huwag po kayong mahiya na ilagay po yan sa ating comment section sa baba. Sa muli po, marami pong salamat and advance Happy New Year po sa ating lahat. Ready.